bahay. Lahat po ng aso sa bahay namin ay ilan? 10! Mali! 11! Mali! 9 po ang mga aso namin sa bahay. 9 po lahat. Yan, at isa-isahin po natin at let's go! So, talaga sa bahay, hindi talaga namin aso. Ito aso to ni Harvey at saka ni Papi. Ito yon. Ito si Bash. Ito naman si Bailey. Ang lahi po nila ay Yorkie. So, super, super lit po nilang aso. At sila po ang pinakamatanda na aso dito sa bahay. Mahal na mahal ni Harvey at favorite niya to si Bailey. Ito yung babae. Tapos itong si Bash, favorite naman ni Papi. So, perfect balance silang dalawa. Hi, Bailey! Hello! Ang gusto nila palagi ay kamot-chan. Yan, guys, silang dalawa. Tingnan mo si Bash, kinakabahan siya. Nanginginig siya pag wala si Papi. Kasi sobrang ano siya kay Papi. So yun nga, si Bailey at saka si Bash, lagi silang magkasama. At sila talagang naunang aso dito sa bahay. Tapos, parang na-inlove kami na magkaroon ng mga gantong aso sa bahay. Hindi sila mahirap palagaan. Kasi nga, maliit lang yung wiwi nila at saka yung pupo nila. Pero si Bash, hindi siya yung palaban. Si Bailey yung makulit. Si Bailey talaga ang makulit kaysa kay Bash. Si Bash super babe lang talaga. So yun, ito yung dalawang unang aso namin sa bahay. Oh, huwag kang magagalit. Oh, di ba palaban masyado si Bailey at si Bash. So, nandito kami ngayon sa baba. Kasi mag-uumpisa tayo sa unang aso na binili namin. Actually, binili ni Daddy Rob. Ay, oo, ako ang bumili. Habang nagpapasalot si Mami Oni. Biglaan, binili niya si Biggie. Ngayon kasi, si Biggie na sa cage. Ngayon tinatanong niyo kung bakit siya na sa cage. Kasi lahat ng tao sa bahay natatakot sa kanya. Sobra, nangihilala talaga siya. Si Biggie pala ang pinaka-matalino namin. Kasi... Sit. Good boy. Shake. Good. Shake. Good. High five. Good. High five. Good. Good boy. Back. Hindi siya kailangan na tayong papunta ng cage. Ayan, si Biggie, pag minuksan yung cage, tapos na pumasok ka, papasok talaga siya. Tapos alam nyo ba guys, itong si Biggie, sobrang love na love niya si Mami Oni. Hindi ko siya sinisigawan talaga, sinindi. Ang gusto ko lang, parang ako yung lover niya. Kaya every time na lalapit ako sa kanya, sobrang papalambing siya sa Mami Oni. Tsaka sobrang pagmamahal po kay Biggie dahil medyo ano siya, ma-fur na aso. Meron talaga siyang aircon niya dito. Yan, portable ng aircon. Kahit medyo mahal sa kuryente para sa baby ko. Yan, yan. Lagi nakatapat sa kanya para hindi siya naiikat kasi medyo ma-fur siya eh. Ito kami nagsimulang matuwa talaga sa mga aso. Yan si Biggie. Sobrang bait niya. Sobrang... Ayan, sobrang lambay niya. Papalambing talaga. Parang hindi siya lalaking aso. Si ba, bebe? Love ka ba ng mama? Ay, love ka ng mama. Love ka ng mama, di ba love? Oo, love ng mama. Si Biggie po, ang lahi niya po ay Belgian Malinois. Tama ba? Belgian Malinois. Ito naman yung pangalawa namin ng aso. Ang lahi naman po niya ay Doberman. Ito naman si Bella. Yes, babae naman po siya. So may napansin niyo medyo malaki yung mga nauna namin aso. Yan si Biggie saka si Bella. Kasi nga si Daddy Rob yung bumili nito. So yun, gusto niya ng mga malalaking aso. Sit! Sit ka! Awa. Sit ka nga! Ayaw lumabas. Ganyan siya. Bakit ayaw lumabas? Nakas ka, Bebe! Electric fan lang si Bella kasi ayaw talaga ng mga aircon kasi medyo lamigin siya. So medyo naging mama's girl talaga si Bella kaso nga lang medyo napunta yung attention ko
sa pangatlo at pangapat namin na aso na wala na po sila ngayon. Wala na po si Baby Bear tsaka si Bugnot. May vlog ako tungkol doon, yan siya. At wala na po sila dahil nagkaroon po sila ng sakit ng distemper. Hirapan din talaga kami na alagaan si Bera sa loob ng bahay, lalo na meron kami tayro niya kasi nga malaki yung mga ipin nila. So, pag mga laro-laro nilang kagat, hindi kaya rin tayro niya yung gano'n. Gusto ng kagat ng bahay, gusto ng kagat. Oh, love you, mama. Gusto niya sa kamot. Sa likod ng tenga, di ba, bebe? Kamot sa likod ng tenga ang gusto niya. Ha? Kamot. Kamot sa likod ng tenga. Si Bella po, nagkaroon na siya ng mga baby, isang pupuyo. Pinamigay po namin kasi hindi po talaga namin kaya managaan. Ayan, ang nakabutis po sa kanya si Biggie. Yan o. Kaya yung nahiran kung bakit naka-cage siya sila ngayon, parang hindi naman mabuntis si Bella. Kasi sobrang nahirapan siya. Tsaka medyo nabaloy siya nung nabuntis siya at nanganak siya. Di ba, bebe? Napakaganda ng bebe. Oo. Love, love, mama. Yan, love, mama. Opo, bebe. Opo, bebe. So yun na nga mga besi ko, nabit na po si Biggie at saka si Bella at hindi nakasama si Tyronia doon kasi nga... Kasi po takot po ako, bakit ka natin ako, magkaroon ako ng baby. Actually, isa dito na nasa quarter ni Mama Marie, aso talaga namin yun nila Daddy Rob. Kaso, napansin namin na parang mas masaya siya kay Mama Marie at mas nagmamahalan silang dalawa. So parang yung custody ng bata ay napunta kay Mama Marie. Ito rin dalawang mga bebe. Ayan. So, ito si Boba. Ang lahi niya po ay Chinese Sharpay. Ayan siya. Hey, Boba! Mwah! Chubra naman. Mwah! Mahal na mang chubra naman. Mwah! Ayan. Sobrang makit siya, Boba. Ito yung aso talaga ni Mama Marie. Ayan si Boba. At ito naman yung aso namin na sumunod nga kay Baby Bear at siya kay Bugnot na wala na ngayon. Ito naman si Black Baby. Ayan. Hindi talaga ganito yung chura niya kasi bagong gupit lang siya ngayon eh. At girl po siya. Si Blackberry po, nabili po namin siya ng Christmas 2019. At siya po ay distemper survivor. Ang talagang itsura ni Blackberry ganito. Ayan, ganyan siya ka-cute. Ito ang itsura ni Blackberry ngayon kasi bagong gupit siya. Pero napakalambing ng asong to sobra kahit yakapin mo ng matagal. Wala siyang pakialam. At mapapansin nyo, medyo siya lang mga aso dito ni Mama Marie. Yan, mga nakadamit sila lahat na bukod tangi. Mga naka-costume palagi, mga nakadamit na ganyan. Ay, bebe, ang gandang bebe ka. Ang maganda kang bebe. Paano kasi si Ate Marie, pag matutulong si Blackberry, nag-aagawan kami natin dito eh. Pag matutulong si Blackberry, kinakantahan niya ng mga ganito, mga Our wish is a wish, kaya, ang ganda ng boses niya ate, di ba? Alam mo yung pangit yung boses ko, di ba? Sobrang lukot ni Blackberry pag wala si ate. Kaya ang nangyari, hiniyano lang namin na si Blackberry na kay ate, pero amin pa din itong aso. Pero sinabi ko sa kanya, pag-usapan na natin ang kustudiya ng bata. Sinabi ko nga rin yung kanina eh. Tapos si Blackberry talaga, kada may sakit ako po nag-aalaga. Ayan, wala silang pake. Oy, ako yung ano, nagbubuyat, ganon. Pero pag magaling, okay yung bata. Cute yung bata, yan dito sila. Di ba, bebe? Ang lahi naman ni, yun nga, ni Boba ay Chinese Sharpay. Di ba, bebe? Yan. Si Black Baby naman, nalaman namin kailan lang na si Black Baby po, alam, ganda ng tingnan mo naman, ang linis, bebe. Hindi po talaga siya pure chow chow. Kasi napansin namin sa dila niya, na patsi-patsi yung black, eh di ba dapat ang chow chow puro talaga. Binenta po talaga siya sa amin ng may sakit, at talagang puyat, pagod talaga. At pera po yung talagang sobrang nilabas namin para na makapag-survive po si Black Baby. Almost lahat po ng mga aso dito sa amin ay sa vets in practice hospital. Pinapa-confine, pinapa-check up. Kasi itong si Black Baby, dahil po sa vets practice, thank you so much po, ay nakasurvive po siya. Dahil grabe, sobrang galing po ng treatment na ginawa nila para kay Blackberry. At kahit anong mangyari, talagang natatakbuhan po sila anytime. Sobrang alaga nila, talagang alam nila yung ginagawa nila. Kasi iba parang ano lang, bet-betan lang. Ganun. Salamat again sa Best in Practice. Sobrang laki po ng utang na loob po sa inyo dahil itong si Blackberry po nakasurvive. Sobrang lahat ng tinry talaga nila ng treatment para lang po makasurvive sa distemper. At sobrang hirap pong lampasan ng virus na yan. Kaya sobrang salamat po. So, ito naman mga besi ko. Ang dalawang papatibok ng puso ko. Dalawang lalaki sa buhay ko. Ito naman sila. Boom! Boom! Baby boy! Ito yung nilagyan sa akin ni Daddy Rob ng birthday niya. Ito si Baby Boy at saka ito si Boom. Ang difference nila, mahirap malaman kung sino ba si Baby Boy at si Boom. Ay! Yan, si Boom medyo mababa yung tenga niya. Ay, laga ka mababa siyang ganyan. Tapos si Baby Boy naman, nakataas yung tenga niya. At iniwan nila akong dalawa. Nilalaro sila sa gilid eh, obvious sila. So ito na lang i-explain ko. Ito yung isang pang aso. Kasi iniwan nila ako eh. Isa po siyang makulit na aso, pinibenta ko po siya.
siya. Eight years na po siya, pero... Mami! Kaya na si Bumbum. Sobrang love na love ni si Mama. Actually, kasabihin ko totoo, meron talaga akong favorite kitten sa kanila. At si Bum talaga yung pinaka-favorite ko sa lahat ng mga bebe dogs dito. Kasi si Bum, sobrang loving niya. Ang problema lang talaga kay Bum, sa akin lang siya malumbing. Etong si Bum, pag nagpunta kayo sa bahay, hindi niya kayo kakagatin, pero huwag na huwag niyo siyang hahawakan. Mananakmal talaga siya. Sasakmanin nga talaga niya, promise. Pero ako, at saka si Daddy Rob, saka si Tyrone, hindi niya inaano. Ngayon, kahit anong gawin yung ganyan, laro-laro lang siya. Pero hindi talaga niya ako kinakagat. Pero sa ibang tao, makakagat talaga siya. So itong si Bum Bum, wala kami ibang ginawa kundi mag-kiss nito. Lambingin ko siya palagi. Parang sa isang araw, minimake sure talaga na nakakapagbigay ako ng lambing sa kanya. Kasi sobrang clingy niya kahit lalaki siyang aso. Kahit sa kama, kapag bago matulog, aakit yan sa kama, tatabi sa akin, magpapalambing. Minsan nararamdaman ko kung ano sinasabi niya. Minsan parang sinasabi niya na naihihi siya. Tapos tama yung instinct ko. Tapos minsan gusto niya na magpakamot. Kaya rin siya umakit sa kama para sabihin niya na uuhaw siya. Gaganon na niya ako sa mukha. Tapos papainin ko siya ng tubig. At sobrang mahal na mahal ni Bum, ito si Baby Boy. Tingnan mo. Kinurong namin si Baby Boy kasi makulit eh. Na si Baby Boy. Si Baby Boy naman, love na love siya ng lahat. Di ba, bebe? Yan, love na love siya ng lahat. Kasi si Baby Boy, ano siya, hindi siya nangingilalay, hindi siya nangangagat. Kaya-kaya mo siyang hawakan kahit sino ka man. Si Baby Boy naman po, ito naman siya. Napansin niya, di ba? Nakataas yung tenga niya kaysa kay Bum Bum. Super mabait po siya, at saka super malambing siya sa lahat yan. Pareha sila, sarap-sarap nilang yakapin ni Bum Bum. Nang ganito. Pero si Baby Boy, mahal niya lahat. Hindi mo ma-feel na parang ikaw yung pinakamahal niya, ganon, hindi. Unlike si Bum Bum, pinapakita talaga ni Bum Bum na talagang ako yung mahal na mahal niya. At kahit saan ako magpunta, talagang sinusunod ako ni Bum. Eto si Baby Boy naman, can't live without Bum Bum. Gusto niya laging kasama si Bum. Tataranta siya pag wala si Bum. Ganon. Yan yung dalawang nakatulong sa akin ng mga move on sa dati kong mga chow-chow din na nawala na. At dalawa rin sila. Pero this time, itong mga to ay puro lalaki. Salamat. Ayun. Salamat, Ana. Salamat, guys. Salamat. Ikaw naman ibenta ko. Ito po. Binibenta ko po. 300 lang po siya. Ito po yung aso ko. Isa. Anak mo. Ang dami ni mo aso. O bakit? Anak ko din sila. Pare-parehas ko kayo, anak. Okay? Kapatid ko din sila. Kapatid mo rin sila. Kapatid mo sila o gusto mo nang talagang kapatid? Ayaw. Kapatid ko din mga asong. Basta bebe. Yan. Si Bum at Baby Boy po, syempre dahil ma-fur sila, sila po talaga yung dahilan kung bakit po talaga kami aircon sa bahay, kahit saan ka talaga magpunta. Puro po aircon kasi, ayun, syempre ayaw po namin silang ma-heatstroke. Natatakot kami talaga mamatay ng aso. Kumbaga, mas natatanggap namin na mawala sila sa mundo in the future dahil tanda na sila, pero hindi dahil na nainitan sila o nagkasakit sila, gano'n. Yun siya, yun si Bum at Baby Boy. And last na aso namin dito sa bahay, ang pangalan niya ay Birthday. Ito na, pakilala ko na sa inyo si Birthday. Papangit ako sa inyo, papasok pa lang ako. Ito niya ako kamahal. Papasok pa lang ako dito. At narinig pa lang niya yung boses ng mama. Sinasabi ko sa inyo guys, nandito na nga si Mami Oni. At narinig niya na yung boses ko. Kaya magsisimula na yan na umingay. Ayan, nakatingin na siya, nakita niya, makuwasan siya. Yan yung gusto niya tambahin lagi sa bahay. At nahihirapan akong hanapin siya kasi ito yung picture niya, ayan o ganyan. Lagi siyang ano, lagi siyang umiiyak pag nandito si mama, lagi siyang makapansin. O siya lagi na pagmamahal ng mama, ay sisimula na siya makaartihan na rin nito ba guys? So dito tayo ng konti, medyo dito lang tayo ng konti, no? So ayun yung anak ko na medyo makulat na gusto lang lambing ng mama niya. So pansinin ko na ba? Huwag ko mo nang pansinin. Sige, hindi ko mo napapansinin guys, ang pangalan niya po ay Birthday. Ang breed niya po ay Toy Poodle. At niligalan po siya sa akin nandito nung birthday ko, nung July 23. Kaya ang pangalan niya ay Birthday. At siya po, pinakamaating aso dito sa bahay. At sobrang liit na lang po. Sobrang ate yan po. At gusto niyo po like kay Mami Oni. Kaya ito guys, sinasabi siya ilalayo ako ng konti. Para makita niya kung gano'n siya ako mag-inarte sa akin ngayon. Dahil gusto niya akong puntahan at lapitan. Ayan, ganyan siya ka ate guys. Sana po nalilig ang boses ng Mami Oni. Talagang mag-inarte siya. Parang gusto niya lang ako laging kasama. Ganun yung eksena niya guys. So, eto na, inaantay lang natin siyang umiyak siya ng sobrang lakas. Kaya lalayot ako ng konti para umiyak siya ulit na malakas. Ah, eto na, lalayo na ako. At ipapakita ko na lalabas ako ng pinto. So, narinig niyo ba? Nag-inerte na ba? At anak ka si Daniel Rob, kaya takot siya. Lalapit tayo ulit ng konti. Ay, baby, baby, baby!
Ay, bebe ka! Ay, bebe ka! Para kumihap na unggol. Ayan, sobrang yakap-yakap sa mama. Yan, ito po si birthday. Hi ka birthday. Love mama. Oo, sobra naman. Sobra saya kasama si mama. Sandali ko malang ito, hindi nilalambing tsaka pinupuntahan, ha? Ayan yung ina-arte niya kaagad. Aray! Ay! Aray! So guys, ito nga po si birthday. Wala po siyang ibang ginawa kundi kagat-kagatin ang dalili ni Mami Oni. At ang pinaka-love na love niya talaga si Mami Oni. Kahit saan siya magpunta, wala, gusto na lang ko laging kasama. Na naninibago ako kasi ngayon lang ulit ako nagkaroon ng aso na babae. At medyo mas needy at clingy talaga siya. Gusto talaga lagi ako nasa tabi niya. Kapag nasa ibang kwarto siya, tapos nag-uusap-usap lahat, wala siyang pakitulog lang siya. Pero pag narinig niya yung boses ko, talaga nag-iinarte siya ng ganun. Lagi siyang gumaganon-ganon sa kama, gumigilid. Kasi gusto niya laging katabi si Mami Oni. Kaya talaga yung pinaka masulit at saka pinakamakyot. Ito po si birthday. Love, love, mama. At si birthday, mami, kinakagat yung mga paa natin. Yes, kinakagat yung mga paa. At dito ako nahirapan kasi si birthday, ang eksena niya, nahirapan ako ipalaro siya sa ibang aso kasi sobrang baby niya pa at saka masyado siyang maliit. Halos karamihan po ng aso namin dito sa vets in practice po talaga namin pinapa-check up, pinapa-inject at lahat po ng aso namin dito ay kompleto po sa vaccine, sa deworm, lahat po yun. So again, nakita niyo naman, 9 po ang aso namin sa bahay at lahat po ng aso namin, kung mapapansin niyo, lahat po ng pangalan ay nagsisimula po sa letter B. At lahat po ng aso namin, hindi namin kayang pagsama-samahin sa isang lugar dahil baka magkagatan po sila. Ang aso po namin, sa isang araw, ang nagagastos po namin ay 1,000 po dahil sa chicken pa lang at saka tay. Tapos, so lumalabas agad 30,000 agad yun. Pero bukod doon, meron pa po kaming gatas nila at meron pa po kaming dog food nila. Dahil nga po 9 sila sa bahay, medyo mas magastos po. Siyempre tubig yung mineral na po natin. Hindi po natin sila pinapainom ng hindi malinis na tubig. And, yun, so kung 30,000 naman po yung nagagastos namin, another 38,000 naman para sa dog food kasi malakas po talaga din silang kumain. So, ganun po siya. Kaya medyo hirap kaming makaipon sa buhay dahil marami po kami mga bebe na medyo magastos po. Plus yung mga pag-groom, tas vitamins. Ayun, ganun po siya. So, yun lang mga besi ko. Gusto ko lang tapusin yung vlog ko dito. Kaya salamat dadalob sa pag-video-video. Yes. Kay Teron, yun na nakasama ko ngayon. At sa mga bebe ko na sobrang mahal na mahal si mama. And, so, yun lang mga besi ko. Sana na-enjoy nyo yung vlog namin ngayon ng Toro Family. Like and subscribe! We'll be right back.